Bumuelta rin si Aguirre kay Senadora De Lima. Matapos magbabala na posibleng papatayin din si Kerwin Espinosa kahit na makipagtulungan ito sa gobyerno. Baka meron siyang alam na hindi natin alam. Bakit niya, saan ba siya nanggagaling? Ba't alam niya na siya isasama? Tapos sasabihin niya na tinatakot pa niya si Kerwin na kahit makipag-cooperate ka, it will not guarantee your safety. Umarap sa media kanina si Senadora Laila De Lima at muli niyang iginiit na wala siyang kinalaman sa droga at hindi niya kilala ang mga Espinosa. May ulat on the spot si Jam Sisante. Jam? Yes, Rafi, handa raw si Senador Laila De Lima at harapin bukas ang sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa pagharap nito sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order. Sabi ni De Lima, papakinggan niya ang magiging testimonya ni Kerwin ukol sa kalakalan ng ilegal na droga at pagpatay sa kanyang amang si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Pero inaasahan daw ni De Lima na ibadawit siya ni Kerwin lahat mukhang grand plan daw talaga ng Administrasyong Duterte na pagmukain siyang pangunahing narco-politician. Muling giniit ni De Lima na kahit kailan ay hindi siya nakinabang o tumanggap ng pera mula sa mga drug lords, sa mga Espinosa man o sa mga drug lords sa Bilibid. Ni hindi niya raw kilala ang sino ang mga miyembro ng pamilya Espinosa. Halata raw na nag-iimbento lang talaga ng kwento ang gobyerno laban sa kanya. Umaasa si De Lima na magiging profesional ang kanyang mga kasamahan sa Senado sa kanilang pagdating bukas sa pagdinig at huwag nang dagdagan ang kalbaryo niya. At agad muna ang details mula dito sa Senado, Rafi. Maraming salamat, Jam Sisante. Hindi nagustuhan ni Philippine National Police or PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga pahayag ni Senator Laila De Lima na posibleng mangyari kay Kerwin ang sinapit ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, senior sa kamay ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Nangangamba si Senator Laila De Lima na sapitin din ni Kerwin ang nangyari sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na namatay sa loob ng kulungan sa Baybay Sub-Provincial Jail. Sa pahayag ng senadora, sinabi nitong hindi dapat magpakasigurado ang suspected drug lord sa mga pangako sa kanya ng pamahalaan. Ngunit giit ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, walang basihan ang mga pahayag ni Senator De Lima at ginagawa nila ang lahat upang protektahan ang nakababatang Espinosa. Nagtataka rin aniya siya kung saan nakuha ni Senator De Lima ang ideyang ito. The whole organization, 160,000 of us, kung meron mga iskalawag sa amin na gustong pumatay kay Kerwin, maliit lang yan kumpara sa buong PNP. Mabuti pa siya at alam niya mamamatay si Kerwin. Ako hindi ko alam kung mamamatay, but ang alam ko, we are doing our best to secure Kerwin Espinosa. Wala namang ideya si General Bato kung kasama si Senator De Lima sa papangalanan ni Kerwin na nakinabang sa operasyon ng ilegal na droga. Kung alam na niya nasasabihin na i-implicate siya, I don't know kung pula yan or fact. Hintayin na lang natin yung sa sinitering lalabas yan dahil sigurado ko itatanong yan doon. I don't want to print. Samantala, pina-finalize pa ng anti-illegal drugs group ng PNP ang affidavit ni Kerwin at katulong na nila rito ang investigador mula sa National Bureau of Investigation at Department of Justice. Nakatakda itong isumite sa pamunuan ng DOJ bukas kung matatapos ito ngayong gabi. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Krame. Kinatapos na ni Kerwin Espinosa ang kanyang sinumpang salaysay at sa pagkakalarawan ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, may pasasabuging bomba ang naturang affidavit ni Espinosa. Detalye sa report ni George Bandola. Siguradong may pasasabuging bomba ang affidavit ng nahuling drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, ayon itong pangunahan ng Senado, subalit siguradong itatanong din kay Kerwin ang mga bagay na tinura na nito sa kanyang sinumpaang salaysay. Dalawang abogado ni Kerwin galing ng Region 8, sumama na rin daw ang National Bureau of Investigation sa pagsasapinal ng kanyang affidavit mula nang lumapag sa bansa si Kerwin galing ng Abu Dhabi. Sa for sure, si Kerwin may mga politicians na sinuportahan on many occasions during the campaign. Maraming bisis na hininga ng pera. Yung nga lang,
installment basis, staggered basis yung kanya binibigay na pera dahil hindi pa siguro nabinta yung ibang droga na binibinta niya. Inauna nang humingi yung mga politicians. So binibinta muna niya yung droga bago siya magkapera at isuporta doon sa mga kandidato na tumatakbo. Tila nagpasaring naman si Batok kay Senator Leyla De Lima. Pinangungunahan daw kasi nito ang mga posibleng mangyari kay Kerwin gayong pinipilit na isecure ng PNP ang kalagayan ng drug lord. Mabuti pa siya at alam niya kung anong mangyari kay Kerwin. Kami are trying very hard to secure him. At siya, pre-predict na niya na papatayin. Eh bakit naman ganun yung pag-isip ng isang tao? Ha? 160,000 of us. Kung meron mong iskalawag sa amin na gustong pumatay kay Kerwin, maliit lang yan kumpara sa buong PNP. Ang alam ko, we are doing our best to secure Kerwin Espinosa. Gagawin namin ito, gagawin. Over our dead body. Nauna nang napaulat na kabilang si De Lima sa mga tinukoy ng Pangulong Duterte na narco politician at nakinabang sa drug money. Kung alam na niya na sasabihin na i-implicate siya, I don't know kung pula yan or fact. It's fact or fiction. I don't know. Inulit ni Bato, kung may mga nagnanais na patahimikin si Kerwin, may hirapan na mga ito. They can get Kerwin over my dead body. Tiyak din ani General De La Rosa hindi maapektuhan ng kampanya ng PNP laban sa ipinagbabawal na gamot sakaling maging magkaiba ang mga pangalan sa listahan ni Kerwin at ng kanyang yumaong ama. Gagawin pa rin daw nito ang tungkulin. Hakbang ng Philippine National Police. It doesn't matter. It's immaterial. Kung mayroong inconsistency doon sa pinapit ng father at saka ng anak. Dahil we can surmise na may posibilidad na iba yung alam ng father, iba rin yung alam ng anak. Hindi pa nailililipat sa PNP Custodial Center si Kerwin. Nasa pangangalaga pa ito ng Anti-Illegal Drugs Group habang tinatapos ang kanyang sinumpaang salaysay. Panghuli, hinamon ni De La Rosa ang lahat ng gustong atakihin si Kerwin. The PNP is on top of everything. Wala kaming kinatakutan na sinong nagtitrade sa kanya. In fact, hinahabol ko pa nga, sino yung gustong pumatay kay Kerwin, andito din si Kerwin, puntahan niyo. Atakihin niyo yung kamkrami. Kung gusto ninyong mamatay si Kerwin, umatak kayo dito. Nais sa ilalim na sa booking procedures si Kerwin, nakuhanan na ito ng mugshot, fingerprint at medical. Kung kailangan pa raw itong i-drug test, gagawin ng PNP, subalit inamin na ni Kerwin na 12 taon na siyang hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Pag-amin ni Kerwin, hindi siya nag-backdoor noong Hunyo. Gumamit siya ng regular na pasaporte patungong Kuala Lumpur, patungong Thailand, lipad ng Hong Kong, kung saan siya nakakuha ng visa patungong Abu Dhabi. Higit 2 milyong piso o $40,000 ang bitbit nitong pera at hindi siya gumamit ng credit card hanggang sa naaresto ito noong Oktubre. Ayaw sana ni Kerwin na mapasailalim sa kustodiya ng pulisya nang mabalita ang pinatay ang kanyang ama sa loob mismo ng kulungan. Wala na akong takot sa pulis. Nakita ko yung kanilang pag-safety sa akin mula pagkuha nila doon sa Abu Dhabi hanggang dito sa Krami, na-feel ko yung safety ko na safe na ako. Tiniyak naman ni PNP Chief Bato De La Rosa ang kaligtasan ni Kerwin. Naka-body armor nga ito nang dalhin sa Krami pasado alas 4 ng madaling araw. Maging ang mga mamamahayag na regular na nagko-cover sa Kampo Krami ay idinaan sa 3 asignatura ng seguridad. Sa PNP Custodial Center, ihiwalay ang kulungan ni Kerwin. Siya lang mag-isa. Wala itong kasamang ibang inmates at ihiwalay din ito ng kulungan sa iba pa. Kahit mga kamag-anak nito at abogado ay kailangang humingi ng permiso kay Bato at Colonel Ferro ng Anti-Illegal Drugs Group lang. Bagamat wala si Kerwin o hindi nito alam ang sinasabing blue book na naisulat ng kanyang pinatay na ama, ang kanyang magiging testimonya ang pinaniniwalaan ni PNP Chief na missing link sa higanteng sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Kerwin is like the missing link. He is like the missing piece of the puzzle. Ganun kalaga yung kanyang papel. Ayon kay Bato, sa mga pangunang pahayag, inamin ni Kerwin na may malalaking tao at politiko siyang sinuportahan sa pamamagitan ng drug money noong nakarang eleksyon. Subalit sa kanyang formal affidavit na lang daw niya ito ibubunyag. Tiniyak na rin ni General De La Rosa na maraming pulis ang iikot o tatamaan na magiging susunod na hakbang ng PNP. Mga pulis ito na sangkot sa kalakalan ng droga.
Sa kaugnay na balita, mas hinigpitan ba ng pambansang pulisya ang seguridad sa loob at labas ng Campo Crame? Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa. Samantala, inaasahan namang magsusumite ng affidavit si Espinosa sa Anti-Illegal Drug Group Operio ngayong hapon. Ang karagdagang detalye, ihahatid ni Kirby Cristobal via phone patch. Patupad na seguridad sa loob ng Campo Crame matapos na mailipat nga ang kustudiya ng suspected drug lord na si Kerwin Espinosa sa PNP. Kasalukuyang nasa pangalaga ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, si Kerwin na dumaan na sa booking process kaninang umaga at posibleng pansamantalang manatili muna ito sa PNP Custodial Center. Tila naging mahinahon at kalmado naman si Kerwin nang humarap sa miyembro ng media. Sinabi nito na kaya siya umalis ng bansa dahil nakita niya na seryoso ang kampanya ng pamahalaan sa paglaban sa illegal drugs. Inamin rin nito na may sinusuportahan siyang kandidato noong panahon ng eleksyon na binibigyan pa niya ng pera at meron din mga protektora. Samantala, hinamo naman ni PNP Chief Bato de la Rosa ang sinumang nagpaplano na patayin si Kerwin at binalaan naman ito na subukan ang puwersa ng Philippine National Police. Matandang habang isinasagawa ang booking process kanina kay Espinosa ay dumating dito si Senator Manny Pacquiao para hingin na mag-testify si Kerwin sa isinasagawang Senate inquiry kaugnay ng pagkamatay ng ama nito na si Albuera Mayor Rolando Espinosa. Makikipag-coordinate naman ang PNP sa Justice Department kaugnay ng posibleng paglalagay kay Kerwin Espinosa sa Witness Protection Program. Samantala, inaasahan na anumang oras ngayon, Audrey, ay nakatakdang magbigay ng kanyang affidavit sa Kerwin sa PNP AIDD o AIDG at ito na lamang ang inaantabayanan ng mga miyembro ng media kung ilalabas ito ng Philippine National Police.